model na smart TV. Bali, ito yung model number niya. And plate 40D2939. Ito i-plug-in natin. Magpa-power naman siya. Lalabas yung logo. Pero hindi siya magtutuloy. Naglo-loading lang siya. Tapos mamamatay na. Power on natin. Ayan. Lumabas naman yung logo. Hintayin natin mag-loading. Ito, bali matagal siya. Ayun. Pero pansinin natin, titigil yung ano na yan. Ayan o, tumigil na siya. Tapos mamamatay na yan. Kalimitan mga bro, pag ganito, ang problema nito ay sa ano, sa software. Yan, mamatay na. Ngayon, gagawin natin, maghahanap tayo ng software nito, yung pwede nating i-update para dito. Bubuksan muna natin at check natin kung ano yung ginamit na ano yung ginamit na ano mainboard. Dapat yung gamitin natin dito ay parehas yung model at saka yung mainboard na ginamit. Okay, bubuksan natin. Okay, isa pumunta dyan. Ito na mga bro, yung ano niya, mainboard niya. Bali, smart TV ito. Yan. Yan yung ginamit na ano mainboard. Okay, i-search natin ngayon. Check natin sa at i-download natin. Ito yung ginagawa natin na TCL. Bali, umuwi pa ako kanina mga bro. At naghanap tayo yung ng firmware or software para dito sa TCL na ito na 40 inches smart TV. At meron naman tayong nahanap na firmware mga bro. Pasensya na kung di ko na na-videohan. Siya pa lang gagamitin nating USB flash drive dito ay dapat ay 2.0. Kasi kung mapapansin nyo dito, lapit natin yung USB port natin is 2.0. Pag nilagyan natin yan ng 3.0 na flash drive, posibleng hindi niya mabasa. Kaya dapat 2.0 yung ilagay natin. Okay, at ang gagawin lang natin dito mga bro ay sasalpak lang natin tong flash drive natin. And siguraduhin nating maganda yung contact para mabasa niya. Yan, tapos habang nakasalpak yung flash drive natin, pindutin natin yung pinakagitnang button dito sa may ano niya, ilalim. Kung may makikita kayo diyan, ano? Tatlong button. Pindutin natin itong power button. Yan, power button at saka menu button ito. Steady lang natin siyang pindutin tapos i-plug in natin. Hintayin natin na lumabas yung display. Saka natin bitawan yung button. Okay, ayos lang natin. Okay, plug in na natin. Ayan, nag-loading na yung ano niya, software. Okay, hintayin natin mga bro na ano yan, matapos. Sandali lang yan.
Nangyayari din to mga bro, hindi lang sa ano sa TCL. Nangyayari din to sa Sharp at saka sa Toshiba. Ganito din yung pamamaraan doon, pwede siyang i-upgrade or i-update yung firmware niya via flash drive. Pero doon sa Toshiba mga bro, isaalang-alang din natin yung ano, yung ginamit na panel kasi hindi basta-basta yung model na lang, model number na lang ang titingnan natin doon. Che-check din natin yung ano, yung ginamit na panel kasi iba't iba yung ginagamit ng Toshiba na panel. Minsan gumagamit siya ng LG at saka iba pang mga panel. Kaya check din natin 'yon. Hindi kagaya nito yung ginawa natin dito, yung model number lang at saka yung board, yung main board ang chinek natin. Okay yan, hintayin lang natin mga bro. Okay yan, tapos na. Hintayin natin na mag ano, hintayin natin na mag maglogo siya. Ayan. Pansinin natin na kung magtuloy-tuloy yung loading niya. Ayan, lo-loading na siya. Kanina yan, tumitigil siyang mag-load pero yun na lumitaw na yung no signal. Ayan. Bali, konting setup na lang to sa remote mga bro kasi nga in-update natin yung firmware niya. Ay papakuha lang natin yung remote sa mayari dahil hindi pa niya binigay. Pero check natin yung mga button kung gumagana at i-inputan na lang natin ng signal. Ayun, gumagana naman. Check natin kung ayun, naka ano pala, naka audio video siya. Okay, i-inputan natin ng signal. Ayun. Click natin sa ibang channel. Siya nga pala mga bro, may i-re-recommend akong shop dyan na quality gumawa. Ito yung hanapin nyo kung malapit kayo dyan sa Quezon City o kaya Metro Manila ang area ninyo. Hanapin nyo lang yung 5K Electronic Services, number 13 Phase 3 Block 1 Clemente Street, Lupang Pangako, Payatas B, Quezon City. Hanapin nyo lang si Bro Mar Sumog. Makakasigurado kayong quality yung matatanggap ninyong serbisyo pag dyan kayo nagpagawa. Shout out din sa kaibigan natin dyan sa San Fernando City, si Claudio Estigoy ng WinXP Electronics. Yan. Shout out bro at sa kay Robin Pacetes dyan sa Baknotan. Shout out bro. At saka kay ano, shout out ko din si Kuya Raul Bubias diyan sa Binalonan, Pangasinan. Yan yung isa sa pinakamagaling na nakilala kong technician lalo na sa CRT. Shout out Kuya Raul Bubias.
Okay mga bro, sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon at hanggang dito na lang. Maraming salamat.